pahayag 1 or Revelation 1. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo, Yeshua, at sa pamamagitan ng anghel ng kanyang isinugo. Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito ay ipahatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na nalapit ng paggaganap. Ito ang patutuo ni Juan sa lahat ng makita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipahayag natin ni Hesukristo, Yeshua. Mapalad ang bumasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesiya nito at matutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Pagbati sa 7 iglesia or simbahan. Verse 4. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpala ng kapayapaang mula sa Diyos ng siyang nakaraan. Kasalukuyan at darating. Ito'y mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, Yeshua, ang tapat na saksi, ang pagpanganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pagpapamagitan ng kanyang dugo at pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na maglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo, Yeshua, ang kapurian at kapangyarihan ng pagpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tigiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. The second coming of Yeshua Jesus Christ. Yeshua Jesus Christ will be in the clouds of heaven. So verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Verse 9. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipag-isa kay Hesukristo, Yeshua. Itinapon ako sa isang isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Hesus, Yeshua. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo ang inyong makita. Ipadala mo sa 7 iglesia o simbahan. Sa Efeso, Esmerna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tumingin ng magsasalita at nakikita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sangkong at may gintong paningkis ng kanyang dibdib. Ang kanyang ulo ay buhok at kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe at ang kanyang mga matay parang apoy na naglilibyab-yab. Kumikinang ang kanyang mga paa at parang
tansong na pinakintab at parang rumaragasang tubig ng kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanyang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na nasa pagkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang mantinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para ako'y akong patay at bumagsak sa kanyang paahan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay sa pagkakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang inyong makita at ang nangyayari ngayon at ang nangyayari sa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawag ginto ng 7 bituing hawak ko. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia o simbahan. At ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia o simbahan. Pahayag 1. Revelation 1.